Si Papa. Siya si Papa. Ang Papa na napaka-madiskarte. Ang Papa na sobrang mapagmahal. Sobrang bait. Si Papa dati siyang seaman. Sa Philippines silang magkakapatid. Siya lang ata yung nag-graduate. Siya lang yung naging seaman. After niya maging seaman, nangigil siya. Nagtrabaho siya sa fish port. Sa isang kumpanya. Kasama si Mama. Pinanganak ako sa pamilyang may pera. Pero hindi magano kayaman. Yung kayang ibigay ni Papa yung kapangangailangan namin. Yung hindi kami magugutom. Kung ano yung gusto namin andyan. Isa-isang kasambahay. Isa-isang tagbabantay. Pero ang magulang namin wala sa tabi namin. Binigay ng Panginoon sa amin yung buhay na kailangan para na sa amin. Yung buhay na kailangan maghirap para makakain. Yung buhay na isang kahig, isang tuka. Yung buhay na kailangan namin dumiskarte kung paano kami mabuhay. Year 2013, si Papa naging driver ng tricycle. Apat kami magkakapatid. Apat yung limang binubuhay ni Papa kasama na si Mama. Si Papa ang pinikita lang ni Papa sa pagka-tricycle is minsan umabot ng 100 sa isang araw. Kailangan niya pang pakain sa amin. Kailangan niya pang bigyan ng baon kami. Pero bilang isang anak, nakakaintindihan namin si Papa. Hindi na kami humihingi. Bilib ako sa taong to kahit gaano pa kami kahirap. Kahit wala na kami makain. Pag may mga boxers na gustong magboxing na from ibang province, pag sinasabihan siya, Coach, gusto ko magboxing, kinukup-kup ni Papa. Sige, dito pa lang sa bahay tumira. Kahit kami, wala na kami makain. Lagi kong tinatanong sa magulang ko yan. Halos sobrang 10 tao na nakatira sa amin. Lagi sobrang 10 tao na naging adopted ni Papa. Lagi kong tinatanong sa magulang ko yan, bakit lagi kayong nag-a-adopt? Eh, wala naman tayong makain. Laging sabi ni Papa sa akin, hindi kailangan maging mayaman para tumulong. Hindi kailangan maging mayaman para magmahal. Ang buhay, kahit hindi man pantay, basta tayo magsama-sama, matulungan lang talaga. Huwag na huwag tayong mga apak ng tao. Nag-start ako mag-boxing since 7 years old. Tinuruan si Papa yung naging trainer ko. Hindi boxing hero si Papa, swimmer si Papa. Kaya nanood lang sa social media para paano maging coach. Tinuruan niya kami paano yung disiplina. Paano mabuhay sa sarili namin paa. Paano pakainin yung sarili namin gamit ang sarili namin kamay. Paano tumakbo, paano tumayo gamit ang sarili namin paa. And paano magmahal sa isang kapwa. Kahit puno siya ng galit sa'yo. Alam naman natin na ang buhay natin hindi talaga pantay-pantay. Nakadepende na lang sa atin kung paano natin dalhin. Si Papa, grabe yung sakripisyon na ginawa niya sa pamilya namin. Hindi lang kami ang pinaaral niya. Sige niya para mag-aral at para mangarap. 47 boxers ang natulungan ni Papa. 3 private schools at hinarap owners. Hinausap ni Papa para tulungan ang mga batang yun. Hinausap ni Papa kahit si Papa hindi gano'ng katalino sa English. Si Papa kahit hindi siya gano'ng katalino gaya ng iba. Bilib ako sa Papa ko kasi ang puso niya. Kinausap niya yung mga may-ari ng paralan kung pwede maging scholars yung mga boxers.
Sinabihan niyo yung mga para na huwag kayong mag-alala. Gagawin ko lahat na makakaya ko para maging magkaroon ng achievements ng mga boxers na to at dalhin ang irepresenta ang schools niyo. Hindi sila binigo ni Papa. May mga graduate na si Papa, may police na si Papa na boxers ngayon, may business ad na nag-graduate na, dami nang natulungan ni Papa. Hindi ako sa nagmamayabang pero proud na proud ako sa Papa ko. Si Papa yung kahit sobrang dami nang nagsiselos kay Papa sa posisyon niya bilang isang head coach ng General Santos City. Sobrang dami nang nagplano na patalsikin si Papa. Pero hindi bumitaw si Papa kasi gusto ni Papa at samahan yung mga bata. Ayaw na ayaw ni Papa iwan yung mga bata. Laging sinasabihan si Papa ng mga boxers, "Coach, kung iiwan mo, kung aalis ka, coach, paano na lang kami? Paano kami makakapag-aral? Paano yung buhay namin? Paano yung pangarap namin? Paano yung sinabi mo sa amin, coach, na gusto mo, coach, na maging mayaman kami? Gusto mo, coach, na tulungan yung magulang namin? Kami, hindi ko sinasabing pinalaki ako na maging mabait na bata. Pero pinalaki ako na may respeto na bata. Pinalaki ako na maawa sa kapwa kung may hirap. Nagpapasalamat ako sa magulang ko, lalo sa Panginoon, kasi pinaranas niya sa akin yung buhay na may kaya. At ang buhay, lalo-lalo ng buhay na walang-wala. Kasi nakita ko talaga sa papa ko, kahit meron man kami o wala, sobrang masayahin ni Papa. Napakamasayahin niya. Nalulungkot ako kasi 12 years namin sa boxing, naiwan ko si Papa. Mahirap para sa akin yun. Naiwan yung Papa ko sa ere. Sasaktan si Papa pag sinasabi kong pa, ayoko na mag-boxing. Year 2017, gusto ko na talaga uminto. Pero nakita ko yung magulang ko naghihirap pa. Nakita ko yung magulang ko na hindi pa alam kung paano kami buhayin. Kung bigla akong susugo, lahat kami mamamatay sa gutom. Tinuruan ako ni Papa na huwag agad sumuko sa isang pangarap hanggat wala ka pang naabot. Hindi ko sinasabing layo na lang naabot ko. Sinasabi ko na kahit papano, may mapatunayan ka sa sarili mo. Lagi kong sinasabi, wala akong pake kung ma-impress ko yung ibang tao. Ang sa akin lang, ma-impress ko yung sarili ko. Sabi ni Papa sa akin, kung kaya ko, kung gusto kong yumaman, dapat magkaroon ako ng maraming kaibigan. Yes, sobrang dami kong kaibigan. Si Papa, sobrang dami niyang kaibigan. Sabi pa ni Papa sa akin, para maging mayaman ka, magkaroon ka ng 1 milyon na kaibigan. Kung kaya mo 2 milyon, gawin mo 2 milyon. Yun yung isa sa ano para maging mayaman. Tapos hindihan matutupin sa isa't isa. May tutupin ka na. Joke lang. Pero, isa, yun na laging sinasabi ni Papa sa akin, maging masaya. Kahit anong problema pang pinagdadaanan namin. Naging na-achieve ko yung mga pangarap ko. Nagkaroon kami ng medals international. Nagka-abroad kami sa sarili namin, pawis. Napaaral namin ang sarili namin simula grade 4. Napakain namin sarili namin simula nag-umpisa kami mag-boxing. Natulungan ko si Papa at si Mama, nagsimula kami mag-boxing. Grabe ang taong to. Kahit gano'n pa kadami ang offer sa kanya sa abroad, hindi niya iniwan yung Jensen para sa mga bata. Kahit yung abroad na yun, is kayang-kaya kaming buhayin. Kayang-kaya maging kampante yung buhay namin. Pero hindi niya ginawa. Dahil
hindi lang kami ang pamilya niya. Hindi lang kami ang inisip niya. Kasi maraming kabataan na kailangan siya. Proud na proud ako sa papa ko kasi may sarili kaming, may boxing gym kami dati na tinitrainingan kaso dinimolish ng isang kapitan. May sarili kaming lupa kaso nasa bukid. Nag-decide si papa na lumipat sa bukid para doon magsimula ng bagong buhay. Ang dami naming struggles na pinagdaanan sa buhay pero hindi kami sumuko. Itong background ni papa, yan yung sarili naming boxing gym. Yan yung boxing gym na puno ng donation. Sobrang daming taong nagtiwala kay papa. Hindi lang yung magulang na mga batang mahihirap, kundi yung mga bilyonaryong taga sa amin. Nagmamayari ng mga paralan, mga negosyante. And kung sino ako, kung ano yung nakikita nyo sa akin, ganun si Papa. Kung nakita nyo maging padiskarte ko, ganun si Papa. Kung nakita nyo yung magiging masayahin ko, ganun si Papa. Kung mahal na mahal ko yung mga kaibigan ko, ganun si Papa. Punong-puno na si Papa ng hate. Kahit punong-puno na si Papa ng backstab. Kahit punong-puno na si Papa ng panglalahit sa mga tupo. Hindi nagpunan si Papa. Hindi pinangarap ni Papa maging pinakamagaling na coach. Hindi pinangarap ni Papa maging pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Ang pinangarap niya lang ay makatulong sa mahihirap. Makatulong sa mga bata. Yung papa ko, para sa akin, ay yung totoong best friend ko. Yung disiplina na binigay niya sa amin, magkakapatid. Diba? Huwag mong apakan yung taong nang apak sa'yo pag nasa itaas ka na. Huwag mong gantihan yung taong nang lait sa'yo pag nasa itaas ka na. Ganun kabait papa ko. Kahit sobrang dami ng taong nag-hate sa kanya, wala siyang pake, basta makatulong lang siya. Gusto ng papa ko maging masaya. Kaya nung pagtalikod ko sa boxing, kasi alam din ni Papa, ito yung pinakamunang pangarap ko eh. Pagtalikod ko sa boxing, sobrang saya niya. Kasi nakapasa ako dito. Walang taon na malungkot ako. Walang taon na nalulugmok ako sa sarili ko. Kung sa tingin ng iba, yung buhay nila ay malungkot. Napapasalamat ako sa magulang ko kasi turuan ako na ang buhay ko ay sobrang saya. Na ang buhay ko puno ng pagmamahal. And gustong sabihin ni Papa sa akin lagi. Yung lagi niya sinasabi sa akin. Kaya lagi niya kaya gusto niyang mag-aaral kami, kaya gusto niyang tumulong sa mga kabataan. Kasi, oo nga sabi ni Papa, pag nagbebenta ka ng kamatis, dapat may reserba kang sibuyas. Kasi pag yung kamatis mo ay nalanta, may sibuyas ka pang may bebenta. Ibig sabihin nun, kung may talento ka man sa boxing, kailangan mo mag-aral. Kasi pag yung pagbo-boxing mo, hindi ka naging champion dyan, o naging matanda ka na, at least may diploma kang may papakita sa lahat. May pinag-aralan ka. Ito, papa ko, sobrang masayain ito. Kaya, sana, kahit papano, na-inspire ko yung mga nanonood, lalo na kayong mga kaibigan ko.
sa kwento ng buhay ko at lalong-lalo na sa tao ko. Sobrang mahal siya ng Panginoon. Alam po, Kuya. Salamat po.